And ayun na nga, nakabalik na si Yoji sa Pilipinas. Pero habang papunta kami ng airport, naisipan ko, tanungin siya ng mga konting katanungan lang naman about dito sa US, no? Kung anong masasabi niya dito. And gumawa lang kami ng parang podcast-podcastan, no? And ito yun. Best ever trip, as in, di lang best ever trip, ano rin siya, best experience in my life. Kasi, yun nga, kumbaga, pinaka ano dito yung journey. Yeah, yung mahirap, no? Oo, tapos. Yung papunta, kasi pag nandito ka na, enjoy ka na. Enjoy na eh. Tsaka doon muna siya doon muna masusukat yung bagay na, ito, kaya ako ito na-experience. Mas gumagra... Kasi masaya na yung lugar dito eh. Kumbaga yung mga experience mo. Vacation, trip, competition, lahat. Yeah. Nakuha mo na rito eh. So, pag nakuha mo na yun, ibang tao makikita yung bagay na yun. Kumbaga parang doon panalo na eh. Ngayon, mas dumudoble yung panalo dahil nakaranas ka ng next level na struggles, lahat ng mga pinagdaanan. Kaya, dumudoble yung result. Hati siya, hati. Diba? Hirap din, no? Kasi, yung mas lamang yung gusto mo dito eh. Dahil siguro, dahil galing kang Pilipinas eh. Kumbaga, at may age, lalo na ngayon, talagang papunta na rin ako ganyan sa settle. Ano na yan, parang tawag dito? Oo. Nasa middle ka na. Yes. And then, pipili mo talaga rito. Pero based sa mga na-experience namin, like yung mga sinabi mo, Tolls, ayun, iba-iba rin yung mga nangyari. Like, for example, yung safety. Kasi syempre, pupunta sa isang lugar, di mo alam. Importante dyan yung safety mo. Yung ligtas mo. Sobrang, syempre, di ko alam kung didisclaim ko, pero ang nangyayari talaga rito, same lang din yung mga nangyayari, like, ano ba mga delikado, like, may mga crimes, ganun, may mga nangyayari din. Like, sa Philippines, same lang. Kumbaga, mas iba lang yung lugar, pero same lang din yung mga pwedeng mangyari at mas marami pang potential na or may possibility ng mangyari din dito ng mga kakaibang mga bagay-bagay. Yeah, yun talaga yung ano eh. Hindi pa nakikita ng iba. Yes. Mas delikado talaga dito. Mismo. Hindi na halata. Oh, kasi syempre magti-trip ka eh, magbe-vacation ka, syempre papakita mo yung mga bagay na parang magaganda. Masaya lang ba? Masaya, oh. Kasi syempre papakita mo ba yung mga bagay. Pero yung iba talaga, as in kung yun nga, ngayon, i-explain namin or nag-uusap kami. So real lang talaga, so... Siguro pag mga nakabuan ka siguro, medyo dun mo experience yung ganong karaming bagay. Realize mo. Kasi hindi ko alam kung pwede siya sabihin dito. For example lang, cut mo na lang if ever. Yung like sa mga supa, sa mga tindahan niyo, super, grocery, sa mga department store nila rito. May na-experience kami, like, yun, nasampulan ako. Casual lang. Casual makuha na. Yung una, di ko alam, pangalawa na yung naalala ko kasi nung una parang na-shock ako eh. Yung pangalawa, yung nilagay niya sa isang maleta yung mga damit. Tapos balay sa Burlington. Lakad matindig eh, gangster eh. Kala mo GTA, totoo talaga yung nangyari sa GTA. Yeah, solid. Pero, kung papapiliin kita, anong mas gusto mo? Dito o sa atin? I mean, hindi yung hati na sagot ah. Okay. I mean, bilang ano? Yoji. Bilang matured na alam mong yung gusto mong ano bang gusto ko sabihin. I mean, syempre, di ba nasa 30s na tayo, yes, no? Yeah. Bilang nasa 30s ka na. Dito, tol. Dito talaga, tol. Kasi lalo na the opportunities. Opportunities. At the same time, tol, kaya nga ako napadpad dito with my skills. So, bumagay kasi yung skills or talents ko na meron ako sa tumagal na panahon eh. Yeah. Kasi, pumasok din ako na iba't ibang trabaho sa Pilipinas and then, nag-step backward na rin ang welcome sa dance. Hindi na rin ako ganun kupupukol or alam mo yun na ganun ka-aggressive. And may edad na rin. Yes, mismo. And, ayun, nabigyan ako ng chance nasa itaas na eto, sige, parang isa pa. And then, sinubukan ko lang siya dahil, yun nga, risky yung lahat ng bagay, pero kung hindi mo siya susubukan, hindi mo rin malalaman yung opportunities na darating. Kaya, ayun, dito ako, kasi, andito yung, kumbaga, sabi mo nga, sa 30s na ngayon, napapanahon ng ngayon.
ayun na, dito talaga. Pero as in, syempre, magiging totoo na rin tayo. Kaya nga tayo may media na ganyan eh. Kumbaga para maparating din natin sa mga tao. Na, basta nakita nyo naman na may potential. Or kahit... Oh, support! Support! Tapos... Tsaka lang, ang importante kasi dyan Pilipinas eh. Hindi naman sarili mo eh. Kaya nga. Diba? Yun yung ano dyan eh. A small thing naman kung kunwari hindi naman kaya financially or anything na support. Alam mo yung parang moral. Yeah, moral. Share mo yung mga posts niya. Posts niya. Diba? Ano na yun walang eh. Walang bayad yun, Tol. Walang bayad yun. Parang tawag dito, silent support na silent yun. Silent support yun eh. Hindi ko alam kasi alam, pati yung libre pinagdadamot sa Pilipinas eh. Isipin mo, libre mag-syempre, di pa magawa. Siyempre, ano eh, siguro yung iba hindi pa ganun ka, ano mo yun, ka-engage. Ano yan siguro, hindi pa dumarating sa point ng buhay nila na, yeah. Dami kasing kailangan ma-appreciate sa buhay. Mismo. Yeah, pag na-appreciate na yun, sure yun, matik yun. Importante, nag-enjoy ka. Sobra, as in. So, yun. Looking forward yung routine pa rin talaga sa muling pag. Grabe, Tol. Isipin mo. Childhood friend ko kasi si Cho. As in, grabe yung mga napag-usapan. Mm-hmm. Kulang pa yun. Kulang pa yung araw na yung mapag-usapan. So, yun. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi ko. Yeah, kulang talaga 1 week dito sa US. Yung ibang celebrity, 1 month, kulang pa din, di ba? Di ba, celebrity na yun. Yeah. Pero ano lang, tiwala lang, makakabalik yan. Di ba, balikan natin to? Ano pa yung mangyari? Nag-Manny Pacquiao na yan kanina dun sa ano eh. Sa Red Rock. Akin ang mundo! Habang ang itong vlog na to, podcast, masaya. And ayun na nga mga kapatid, kung dumating man ang araw na may tao na nangangailangan ng tulong nyo, huwag kayong mag-alinlangan. Hindi naman kailangan na monetary ang tulong. Alam ko naman na may kanya-kanya tayong pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Simpleng share lang ng mga posts is napakalaking tulong na yun. And madami pang ibang bagay na libre para makatulong. Every little action matters. Mas piliin natin na gumawa ng mabuti kaysa gumawa ng ikakasira ng ibang tao. Walang tao ang umaasenso sa paninira ng ibang tao.